Ngayon bagal daw yung Ka-Ilocano. Welcome po muli sa aking YouTube channel, Ka-Ilocano Farm. Woo! Ang video natin ngayon, Ka-Ilocano, ay siyempre dadagdagan na natin yung mga tanim natin. Nakabili tayo ng guapple na kulay puti at saka rambutan na RR, yan. At saka guapple na pula, Ka-Ilocano. Nabili natin to ng 700 pesos. Dagdag sa mga tanim natin, Ka-Ilocano, kasi nagtanim na tayo ng ng kamyas, yan. Para meron tayong panigag. Yan. Ito yung kamyas natin para meron tayong panigag, Ka-Ilocano. Yan. Kasi nagtanim na rin tayo ng malunggay at saka ito, Ka-Ilocano. Katuday. Hindi ko lang alam kung anong tawag sa Tagalog to, Ka-Ilocano. Meron na tayong tanim. So, yung malunggay natin, sa awa ng Diyos, mukhang okay naman na, Ka-Ilocano. Yan. Yan na. So, si Koko yung kasama natin ngayon. Ito yung pamangking ko. Ang kasama namin dito sa bahay. Yan. So, itong kamyas, ililipat natin doon, Ka-Ilocano, para yung guapple, itong dalawang guapple, lalagay na natin dito, Ka-Ilocano. Para pagka lumaki sila, syempre, meron tayong kakainin. Yan, Ka-Ilocano. So, magtatanim lang tayo, Ka-Ilocano. Kunting tanim-tanim lang, yan. So, ito yung guwapol natin, Ka-Ilocano, na puti. Dito natin siya ilalagay dyan. Yan. Yan. Pero siya, lalagyan naman natin ng mga pataba para mas malago siya. Doon na yung nailipat na natin yung karamay natin, Ka-Ilocano, dyan. So, ito na yung guwapol. So, yan na, Ka-Ilocano. Itanim na natin yung isang bayabas natin. Ito. Ito siya yung guwapol. Yan. Dito lang sa gilid ng bahay natin. Yan. Dito lang. Kasi may plano tayo dito. May gawin natin dito. Mula dito hanggang doon gagawa tayo ng bahay ng ibon natin, Ka-Ilocano. Para naman matuwa sila. Yan. So, nagbubungkal pa kami ni Koko. Yan. Ka-Ilocano. Yan. Nakapagtanim na nga pala tayo ng ng suha ng Dabaw at saka Ka-Ilocano, yung dates. Pagtanim na tayo. Tapos mga kalamansi. Yan, papakita ko mamaya, Ka-Ilocano, yung mga tinanim namin kahapon. Para makita nyo po. Pati rin yung mga halaman natin. Yan. Ito kasi yung purpose natin dito, Ka-Ilocano, ay syempre pag lumaki yan, bubunga ng guwapple para meron tayong kakainin. Yan. Itong rambutan na RR, hindi ko pa alam, Ka-Ilocano, kung saan ko ito ilalagay. Diyan natin pwedeng ilagay. Siguro sa harap na lang. Yan. Ito siya, Ka-Ilocano. Malaki naman siya. Mukhang okay naman. Try na natin, Ka-Ilocano. So yan, pwede na. Malalim na siya. Kaya dadagyan na natin ng pataba.
Sila po, sila. Balin. Ang red apple, red guava natin, kailan paano? Dapat mabalim, pwede nang kunin na pang tirador, kailan paano? Palsiit kung tawagan na, tawagin namin sa Ilocano, yan. Yan, o. Pasanga. Yan, kailan paano. So, baka sakaling mabuhay siya at meron tayong pagkukunan. Yan, kailan paano. Ang panim natin. Hapon na ngayon kay Locano at tumuulan dito sa amin sa Ilocos, dito sa Bigan. Yan. So nakapagtanim na tayo ng suha ng gabaw kay Locano. Yan. Yung dagdag na mga ano natin. Gagawin nating mga prot dito sa munting bakuran natin kay Locano para pag lumaki sila, eh, syempre pwede tayong mag-harvest. Yan, may mga kamote pa dyan kay Locano. Tapos itong mga kalamansi, yan, meron tayong tatlo. Yan kay Locano. At alam nyo na, syempre pakuran lang yan, pero at least meron tayong mga tanim at meron tayong makukunan. So, yan na kay Ilocano. Yan. So, yun ka Ilocano. Ito lamang yung update dito sa munting bahay namin kay Ilocano. At ito po yung mga update sa mga tanim natin dito lamang sa bakuran natin. Mas maganda na magkaroon ng mga tanim na ganyan kay Ilocano para syempre pagka kailangan natin, eh, andyan lang naman sila sa ating mga bakuran. So, maraming salamat po ulit ka Ilocano.